morning na wala lang sa akin ang lahat. Wala na rason para ipagpatuloy kong negosyo ko. Dahil ako talagang may kasalanan eh! Magalit na kayo sa akin, sisihin niyo na ako kaysa ganito! Sa Diyos, akala ko, hindi ba tayo magkikita? Basta ka na. Okay lang po. Ha? Nay, huwag kang bibitaw. Kailangan ko kayo, Nay. Mahal na mahal ko kayo. Sorry, hindi kita napagtanggol. Samantala ako, buong buhay ko, pinaglalaban niyo ako. Alam mo, Nay, nung bata pa ako, iisa lang ang nasa isip ko. Gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa nabibigay sa'yo eh. Kung paano mo ako pinaghirapan. Isa mo akong binuhay dahil niwan tayo ng itay. Nakita ko yung mga hirap na ginawa mo para lang buhayin ako mag-isa. Kaya nga natakot ako na yun nung ako na yung magkakaanak eh. Tatantaan mo nung napagsamantalan ako tapos nagtalintao ako. Sino bang nagtala ng sakit? Hindi lang ako, Nay. Hindi kayo. Dila na niyo yung sakit na naramdaman ko noon. Nang ipapaampag ko na yung anak ko. Sino mang dumamay sa akin ni Nay. Iba kayo rin. Bibitaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag mawala ka. Marie, sumama ka na sa akin. Hanapin na natin yung mga kapatid mo. Pero Tio Abel, siguro dapat siguraduhin ko muna na nasa maayos ang mga kaibigan ko. Hindi naman pwedeng basta ko nilang iwanan dito si Rina. Tsaka kailangan ko pa kasing kausapin si Ella. Pero di ba lang ako pa sa nanay mo na hahanapin mo yung mga kapatid mo? Ako rin, nakakakaw rin ako sa kanya. Oo nga po. Matagal ko na rin kayong hinahanap eh. Pero siyempre, ngayon pong nakita ko na kayo, gusto ko nang hanapin yung mga kapatid ko. Pero sana pag maayos na ang lahat. Ari! Ate Bebeng! Ate Bebeng! Siya po ang Tio Abel ko. Gusto na nga po niya akong isama eh. Ang inay, si Tembong. Eh, wala pa po sila dito eh. Si Serena, nandito ba? Nandiyan lang po kanina eh. Ate Bebeng, hanapin ko lang. Teka, sandali! Bebeng, huwag mo akong hahawakan! Rin ba ako napapatawad hanggang ngayon? Beth, matagal kitang hinanap. Alam ko, nasaktan ka nang iwanan kita.
Pero nabalitaan ko na nag-asawa ka na. Oo. Lilibet Santiago. Santiago ba apelyido ng napangasawa mo? Nasa na siya ngayon? Wala na rin siya. Naghiwalay rin kami. Nagpakasal lang ako sa kanya para pagtakpan ng kasalanang iniwanan mo sa akin. Anong ibig mo sabihin? Buntis ako nang iwanan mo ako para kay Irma. Sinalo ko ni Sunny. Siya lang ang naging sagot sa mga problema ko noon. Nagkaroon tayo ng anak. Nasaan siya? Hindi siya nabuhay, Abel. Nakunan ako noon, Kapitong Buwan. Beth, patawarin mo ako. Malis ka na. Beth, patawarin mo ako. Hindi. Ayoko nang makinig sa mga kasinungalingan mo! Beth! Malis ka na! Beth! Malis ka na! Sa akin na hindi na tayo magkakahiwalay ulit. Yun ang gusto ng Tio Abel. Pero hindi naman yun ang gusto ko eh. Siyempre, mas gusto mo na hanapin ang mga kapatid mo kaysa na makasama kami, di ba? Di mo naman kami kaano-ano eh. Siyempre, rin ang gusto ko silang hanapin. Pero hindi naman ibig sabihin na gusto ko na kayong iwan, di ba? Sasama ka na sa Tio Abel mo? Hindi ko pa alam. Hindi ko kayang mawala ka, Marie. Kasi mamiss kita eh. Okay lang yun. Kasi pag na-miss mo ako, noon ko lang malalaman na talagang mahal mo nga ako. Kasi pag di mo ako na-miss, ibig sabihin hindi mo ako mahal. Paano kung mamimiss kita? Saan kita hahanapin? Dito. Dito mo lang mo hahanapin. Kasi lagi lang naman akong nandyan eh. Paano naman kita makakausap? Kung gusto mo akong kausapin, sabihin mo na lang sa sarili mo. Hindi mo man ako maririnig, pero sasabihin sa'yo ng puso mo ang sagot ko. Hindi na kita makikita. Ano pa ba, Nina? Hindi pa na ako mamamatay, di ba? Magkikita pa rin tayo. Tsaka hindi naman tayo magkakalimutan, di ba? Ayaw na. Nasaan na po si Tio Abel? Umalis na. Ba,
Bakit daw po? Hindi ko alam. Babalik na lang daw siya bukas. Jessica? Jessica! Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba natutuwa at dinalaw kita? Ba't naman ako matutuwa? Dahil siguro kailangan mo ako. At kailan naman kita kinailangan? Ngayon. Kailangan mo ako ngayon. Alam mo ba kung nasan si RJ? Alam mo ba kung nasan ang anak mo? Ha? Nasa yung anak ko? Ibalik mo siya sa akin. Bakit parang natatakot ka yata? Kumag-alala. Wala akong masamang gagawin sa anak mo. Ibalik mo siya sa akin kung hindi susumbong kita sa pulis. Sige. Subukan mo lang. Kung ayaw mo na talaga makita pa si RJ. Sheila, huwag mo ditong idamay ang bata. Isuli mo siya sa akin. Bago tuluyan ako mawala ng pag-asa sa buhay. Kung maipapangako mo na hindi mo napakakialaman pa, Serena, at pababayaan mo na ako na hanapin siya. Ano? Ayaw mo? Pag-iisipan mo? O sige, etong address ko. Kapag nakapag-desisyon ka na, ha? Puntahan mo ako. Ibabalik ko sa'yo si RJ. O sige, alis na ako. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko siya sa'yo. Depende sa magiging desisyon. Wala kayong karapatang gawin sa amin to. Trabaho lang namin to, sir. Huwag naman kayong magalit sa amin. Paano naman hindi ako magagalit sa inyo? Pinagdududahan nyo kami. Gusto lang namin magtanong. Kailangan sagutin nyo ang mga katanungan namin nang hindi kayo masabit sa nangyari sa biktima. Magulo ang utak ng asawa ko. Nawawala ang kapatid ko. What do you want me to do? Hindi ho naman namin sinasabing may kasalanan kayo. Titingnan lang namin ang lahat ng angulo. Bakit hindi na lang ako ang tanungin nyo? Huwag nyo nang dagdagan ang problema ng asawa ko. And keep my sister out of this! Good evening po, ma'am. Ito na po yung mga gamit nyo. Sige, pakilagay na lang dyan. Ma'am, may sasabihin po sana ako sa inyo eh. Ano yun? Kasi po, hindi ko na po kayang itago sa inyo yung nakita ko. Ano yun? Kasi po, nakita ko po inaaway ni Ma'am Adela si Ma'am Minda. Nakita ko po, itinulak po ni Ma'am Adela si Ma'am Minda. Huwag niyo po ako isusumbong kay Ma'am Adela po, ha? Huwag ka mag-alala, hindi kita isusumbong. Anong gusto mong sabihin? Wala akong gusto mong sabihin. Pero kung nag-away si Ate Adela at ang inay, hindi magagawa ng ate ko na pumatay ng tao, Marisa.
Hindi yun ang sinasabi ko. Anong sinasabi mo? Ang sinasabi ko, kailanman hindi magkakasundo si Ate Adela at ang inay. Yun lang. Hindi ko pinagdududahan si Ate. Pero kailangan pa rin niya makipag-usap sa mga investigador. Nawawala na nga si Ate. Pinagdududahan mo pa siya. You know, you're making this very hard for me. Sa palagay mo ba madali ito para sa akin, Leo? Paano ako magiging komportable kasama si Ate? Kung hindi naman malinaw sa akin na wala siyang kasalanan. Marisa, try to understand this, okay? Si Ate pa ba ang paghihinalaan natin? Ha? Bakit pa ayaw niyo akong tigilan? Nakausap niyo na ako, di ba? Ano pa ang gusto niyo? Hindi ko alam, Mr. Rodriguez. Kung dapat ko lang sabihin sa inyo, tungkol sa kapatid mo. Alam niyo na nangyari kay Ate? May natanggap kaming balita mula sa San Matias. Anong kulay ba yung kotse ng ate mo? Pa-verde. Mercedes-Benz? Mercedes-Benz. May nakakitang Mercedes-Benz na green na nahulog sa bangin ng San Matias. Kinukumpirma pa kung may naipit sa loob. Masyadong malalim ang bangin. Nahihirapan sila mag-imbestiga. Kaya, nahihirapan sila bumaba. Baka abutin pa tayo na ilang araw. Diyos ko. Ate ko. Thank you.